ng Kongreso at ngayon naman ay dakuhan na natin itong ating sentro ng talakayan sa linggong ito. Talakayin natin! Issue ng kudeta, mga kapuso, dito sa speaker sa liderato ng Kamara. At noong nakaraang linggo nga po, ang sinasabi, ulitin lang natin, ang sinasabi po ni Speaker Cayetano na itong kampo ni Marinduque Congressman Lord Velasco, siya po kasi yung papalit sa term sharing ng pagka-speaker by October or November, ay ito daw yung nagkukudeta ngayon. So itinanggi na po yan ng kampo ni Velasco at ang sinasabi, wala naman silang ganong ginagawa. Pero itong Lunes, nung nakaraang Lunes po, bigla nagkaroon na rigid doon. May mga congressman din na nagulat doon sa ginawang pagpapalit ng mga chairmanships. Kumbaga sasabi, nagkaroon ng shake-up sa committee chairmanships. Ano ba epekto nito? Siyempre, kung may mga pagbabago po kasi na nagaganap sa mababang kapulungan, ang naapektuhan po kasi niyan, mga kapuso, yung proseso ng pagtitibay ng mga panukalang batas na kailangan po ng ating bayan, ng ating mga mamamayan. Ngayon, kung matatagalan po yung pagproseso na yan, talaga naman na kawawa naman po tayo, lalo na ano ba yung mga inaabangan natin, yung mga panukalang batas patungkol sa para sa matulungan yung mga mahihirap. Kung matagal po sila magtrabaho, taga-away-away po sila. Yun po yung problema natin, mga kapuso. Kaya pinag-uusapan natin, tinututukan din po natin ito. At sa pagkakataon po, may kasama po tayo na dito sa ating himpilan, si Cavite Congressman Elpidio Barsaga Jr. At siya po kasi ang isa sa presidente ng isa sa lumalaking partido sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang National Unity Party o NUP. At kamakailan din, ang dami nang lumilipat mula sa administration party at iba pang mga partido lumilipat sa kanila. Pero kasi, ang partido niya tinitingnan din kung sa kanila rin ba nagmumula itong mga posibilidad na magkudeta kay Speaker Cayetano o ano kanilang gagawin sa partido. At matanong lang natin si Congressman Barsaga. Magandang umaga po, Congressman Barsaga. Salamat. Magandang umaga, Divine. Opo. Pero bago nating dakuan yan at itong issue ng speakership po na ito, Congressman Barsaga, hindi ka naman na traffic papunta dito. Walang gasinong nagbibiyahe because of the coronavirus. Oo, talagang ine-epekto na rin po yun. Dahil nalinggo rin ngayon, plus konti rin talaga nagbibiyahe. Kahit sa mga mall, konti na rin po nagpupunta. Si Congressman Barsaga rin po kasi, mga kapuso, ang Vice Chairman ng House Committee on Health. At magandang pagkakataong matanong din muna natin si Congressman, lalo na importante rin po itong issue ng COVID, mga kapuso. At binabanggit niyo po, ngayon sa pagkakataon ito sinasabi, na may local transmission ng ano or ano ba, confirm na ba na may local transmission talaga? At kayo po, ano po pwede talaga magawa ng mga local government ngayon pagkatungkol dito? Well, unang-una, nagkaroon na tayo ng suliranin ng SARS noong araw. It so happened na ako ay mayor ng lungsod ng Dasmariñas at the time. Opa. At ang nangyari noon, talagang very effective ang aming monitoring. Opa. At kung kinakailangan ang forced quarantine, ginagawa namin. Siguro sa ngayon, alam naman natin mostly or practically lahat ng kaso ng coronavirus ay nagagaling sa ibang bansa. Dapat siguro ang ating Department of Health and other national agencies ay inform ang lahat ng local government units, pati na yung ating mga city health office, kung sino yung mga kababayan natin na nanggaling sa mga bansa na mayroong coronavirus at ang sabi nila ay dapat mag-force quarantine. In which case, ang magmumonitor naman would be the local government agencies including the LGUs. Makakatulong po ito para kahit papano mapabilis yung contact tracing, yun kasi mahirap gawin ngayon eh, Congressman Barsaga. Yes. Kaya nga, kung galing halimbawa ng China, galing ng Japan, i-inform ang LGU para i-monitor itong kababayan nyo kadarating lamang galing China. We require them or we require him or her na mag-quarantine and you have to see to it na sinusunod nila yung 14-day quarantine period. Opo, sa ganito paraan, di ba, hindi lang tayo aasa sa tatrabahuin lang ng DOH dahil malaki rin po yung papel ng LGU dito, Congressman. Yes, definitely. Kasi unang-una, alam nyo naman yung health. Devolve na yan sa local government, under the local government code.
Mm-hmm. Kaya talagang tumutulong dyan ang LGUs. Opo, sana nga, no? Sana din, ano, yung coordination po kasi ang importante dito, Congressman, eh. Yes. Opo, eh, dapat din magkusa rin talaga yung mga local government na makipag-ugnayan din sa DOH kung sakasakali. Totoo yun. Opo, ayan. Mga kapuso, eh, maraming salamat, Congressman, sa pagkatanong dyan, no? At sana natutukan din yan ng House Committee on Health kung paano in legislation, ano, makakatulong tayo sa mga susunod na pagkakataon na wala nang, kumbaga, paano natin magiging mabilis yung proseso natin dito pag may ganyang klaseng sakit, Congressman. Dako, ano po natin mo, Congressman, itong issue ng speakership? Sa pagkakaalam niyo po ba talaga, may kudeta dyan sa Kamara? Well, sa ngayon, unang-una, ayaw na namin pag-usapan yan, eh. Mm-hmm. Kasi it's already a dead and settled issue. Opo. Siguro, baka naman sabihin ng kababayan natin, masyadong magulo sa House of Representatives. Hindi po ba? Nagsasuffer ang legislation. Opo. Pero as of now, sa tingin ko, wala nang coup d'etat. The position of the Speaker is very stable up to October 2020. Opo. Based on the 15-21 agreement na sinuggest ng ating Pangulo. Mm-hmm. Pero may binabanggit pa po ng iba na yung posible, kasi nagkaroon na ng shake-up, I mean, nagkaroon po ng pagbabago sa ilang komite. Yung posibilidad na meron pang ganung mangyari sa mga susunod, eh, isang linggo na lang po ito, eh, nung huling session bago sila magbakasyon. May pasabog po ba tayong inaasahan pa? Well, sa tingin ko, sa loob ng tatlong araw, Lunes, Martes, Miyerkules, wala na sigurong pasabog, wala nang realignment ng mga positions. We will just concentrate yung sa mga pressing issues na dapat aksyonan ng ating Kamara. Mm-hmm. Unang-una, Congressman, bakit kasi merong ganitong issue? May problema po bang nakikita yung ating mga Congressman kayo sa inyong panig sa pamamaraan po ng liderato ngayon? Well, ang lahat ng kinatawan, practically majority, super majority, they are very much satisfied with the leadership of Speaker Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Kaya walang disgruntled sa amin at sa aming tingin, personally, especially sa mga NUP members, ay talagang tuloy-tuloy ang kanyang posisyon up to October. Siya rin naman ang nagsabi, he will step down in October 2020 based on that agreement na 15-21. Mm-hmm. Kayo naniniwala kayo na talagang bababa? Igagalang ni Speaker Cayetano itong gentleman's agreement nila, the term sharing. Yes, because that is a decision proposed and made by the President, which we have accepted. Mm-hmm. Kasi may lumalabas din po na itong pagpapalutang ng kudeta, eh, posible, yung sinasabi ng iba, na gawa-gawa lang din ng kampo ni Speaker para magkaroon ng, pagka nagkaroon ulit ng botohan, alam naman nila na hindi mahahawakan ni Velasco itong boto ng mga congressman. So, mananatili sa posisyon hanggang matapos ang 18th Congress, ito si Speaker Cayetano. Pero bago magkaroon ng botohan, siyempre may magpapail ng motion sa House to declare the position of the speakership vacant. At sino naman ang maglalakas loob noon? Unang-una yung motion itself. Magboboton pa kami kung papay kami o hindi. At sigurado, so, umpisa pa lamang, denied na yan. Ng majority. Oh, so, malabo na may ganun talaga maglakas loob. Pero, ano po, kasi may mga sinasabi na may mga congressman talaga na hindi sila kontento sa pamamalakad, sa pamamaraan ni Speaker Cayetano. Kayo po ba naniniwala sa ganun? Well, so far, hindi. Tsaka wala naman ako naririnig openly na sila ay hindi satisfied sa speakership, sa pamamalakad ni Speaker Cayetano, pati nga yung ating mga party list, including the Makabayan Bloc, wala tayong naririnig na pinupunan nila ang pamamalakad ni Speaker Cayetano. Mm-hmm. Congressman, ewan ko lang kung pwede nyo po sagutin ito, no? Pero, kayo ba naniniwala talaga na merong nagtatangka sa House leadership? I mean, yung talagang si Congressman Velasco talaga ay merong nilalakad para pababain siya sa pwesto? Well, actually, yun ang statement ng aming speaker. Opo. That he was able to talk to some and there was confirmation that there was an attempt to oust him from the leadership of the House. Mm-hmm. At syempre naman, base sa kanyang paniniwala, knowing that he is a lawyer and a veteran politician, pinaniniwala namin ang kanyang sinasabi. Mm-hmm. So far ba, Congressman, ewan ko lang kung nakakausap mo ba si Congressman
adopted member niyo si Deputy Speaker Paolo Duterte, di ba? Yes. Opo, pero nakakausap mo buka siya tungkol dito? Well, hindi namin napag-uusapan niya ni Deputy Speaker Pulong about the issue of House leadership, about the issue of coup d'etat. Opo. So, sa mga susunod na araw, talagang wala na tayong aasahan at makakatutok na tayo ng trabaho sa bababang kapulungan. Marami pa pong mga pending ngayon na mahalaga na ihahabol, ano? Well, of course, ang number one yan would be the ABS-CBN franchise na maraming mga legal opinions, different interpretations, and I think that will be scheduled on Tuesday. Tuesday, opo, sa March 10 na nga po. Nabasa ko sa pahayagan. Opo, yung first meeting daw, ng ano, tawag nila the first meeting, pero kasi siya yung pinaka-hearing eh. Yes. So, at least kahit pa paano umusad, pero ba't nga ba na natatagalan itong ganito? Ilang beses na rin po namin tinatanong, ba't natatagalan yung ganitong proseso? Well, actually, marami naman kasi mga trabaho ang ating committee. Opo. At normally, nagkakaroon din sila ng determination kung ano ang uunahin nilang legislation. Mm-hmm. At pangalawa, siguro medyo controversial to, okay, kaya hindi maka-action kaagad si Congressman Franz Alvarez ng Congressman Alvarez na siyang chairman franchises ng Committee on Legislative Franchises. Mm-hmm. As a matter of fact, ang sabi ng aking mga kasama roon, meron na ring similar bill during the previous Congress. Opo, opo. Which was not acted upon. Ayun nga po. Well, sadali lang po mga